Hello guys, welcome to my channel. Ang isishare ko sa inyo ngayon kung paano tayo mag-install ng 18 to 20 watts na fluorescent tube na walang housing. Yun ang gusto kong ibahagi sa inyo guys, lalo na sa mga baguhan. Ngayon guys, umpisahan na natin na ating tatalakayin ang diagram bago tayo mag-proceed sa actual wiring. Ito na yung circuit breaker natin guys na symbols 15 ampere. Ito na siya. Ito naman yung balas natin. Ito na siya. Ang balas natin ginamit guys ay 220 volts and then 20 watts. 20 watts ito guys. Ang fluorescent tube naman na ating ginamit ay makikita natin dito 18 watts. Dapat match siya dito sa balas at saka sa fluorescent tube na ating gagamitin. Ito namang balas na isa, ito na yon, ito naman yung 18 watts din. Tapos ito namang fluorescent tube, ito naman ay 18 watts din. Tapos ito namang starter na ginamit natin, ito yung 22 watts na starter na ginamit natin. Kung makikita natin dito sa note guys, ang balas na ginamit natin ay 220 volts, 18 to 20 watts. Sa starter naman ay 22 watts. Ito naman yung sa single switch natin, para sa switch natin. Ngayon guys, umpisahan na natin ang wiring. Ayusin na muna natin to. Kung makikita nyo dito guys, gumamit tayo ng connector. Ito, connector ito. Gusto kong ipapakita sa inyo, panggalin muna natin to. Ito yung connector na ginamit natin. Ito yung plastic connector na ating gagamitin sa bawat dulo ng fluorescent tube natin. Dito natin to ikakabit. Para hindi tayo mahirapan magkabit ng wire para sa connection natin. Yun ang purpose nitong plastic connector natin. Ikabit natin. Tapos sigpitan. Ito kasi ay easy lang kung ito ang gagabitin natin. Dahil wala tayong housing na ginamit. Ang gagawin natin guys, sundan lang natin yung diagram. Ang unang iwa-wiring natin, galing dito sa neutral, sa circuit breaker natin, neutral papunta dito sa isang dulo ng fluorescent tube, papunta naman dito sa isang dulo din ng fluorescent tube natin. So bali, galing dito, papunta dito, papunta naman ngayon dito. Ngayon, umpisahan natin i-connect. Pero bago ang lahat guys, i-sure muna natin na ang circuit breaker natin nakapatay para hindi tayo makuryente. Ang kasunod naman yan guys, dahil tapos na tayo dito, ito na siya. Ang kasunod naman, dito muna tayo sa starter. Galing dito, lusot naman dito sa kabila. Ibig sabihin, galing dito, papunta dito sa starter, lusot naman dito sa kabila, papunta naman dito sa kabilang dulo ng fluorescent tube natin. Okay guys, tapos na tayo dito, no?
Ang kasunod naman natin, dito naman tayo sa kabilang starter. Ibig sabihin, galing dito, papunta sa starter, lusot naman dito sa kapila, papunta naman sa dulo ng fluorescent tube natin. So tapos na tayo dito guys, no? Sa starter. Isusunod naman natin ang balas. So bali itong balas natin, ang isa nito ikabit natin dito. Bali itong isang wire ng balas ikabit natin dito sa dulo ng fluorescent tube. Tapos itong isa naman sa balas natin guys, itong wire na ito, ikabit natin dito sa isang balas, sa line 1 ng balas. Bali galing dito, papunta ngayon dito, ikabit natin. Tapos maglagay naman tayo dito ng jumper, papunta ngayon dito sa switch natin. I-couple natin tong dalawa, lagay natin dito. Papunta ngayon to sa switch natin guys, kung makikita natin, no? Tapos ang isa naman ito sa balas guys, ilagay naman natin dito sa kabilang dulo din ng fluorescent tube natin. Bali galing dito, papunta ngayon dito. Tapos na tayo ngayon dito guys, no? Ang kasunod naman natin, dito naman sa line 1 ng load side ng circuit breaker natin. Bali ito siya, papunta ngayon sa switch natin. Ang ito siya guys, dito natin siya ikabit. Itong isa namang wire na ito, ito siya, dito naman natin sa kabila ikabit natin. Bali, magkabit tayo ng wire dito, papunta ngayon sa box natin. Lagay natin to. Higpitan natin. So, mayroon na tayo guys, no? Galing dito, papunta sa switch natin. Ito yung switch natin. Ito yung single switch natin. Ang isang wire naman ito, galing sa balas, ikabit naman natin dito sa kabilang switch din natin. Tapos takpan natin guys. Ito siya guys, hindi ko nilagyan ng trunking para makita ng mga baguhan kung paano ikabit. Kaya minabuti ko na hindi lagyan ng trunking para makita ninyo ang connection kung paano siya ikabit. Nasundan lang ninyo ang diagram. Kabit natin to. Takpan natin. I-off position muna natin to kasi ang ganun ang position niya, naka-on. I-off position muna natin. I-on natin ang circuit breaker. I-on natin. Palitan muna natin to ng starter. Pareho lang naman siya guys, 22 watts. Hindi kasi gumagana to eh. Siya medyo gumagana. Try natin. Ayan. Ganun lang ang pagkabit guys. Tapos i-off natin. Ganun lang ang pagkabit ng dalawang fluorescent tube natin na 18 watts. O natin ulit.
off natin. On natin ulit. Ngayon guys, ituturo ko rin sa inyo paano natin pailawin ang ating 18 watts na fluorescent tube. Tara guys, samahan nyo ako uli. Try natin. Make sure i-off muna natin yung breaker, circuit breaker natin. Halimbawa, wala tayong starter. Tanggalin muna natin itong starter. Itong wire na dalawa, tanggalin din natin. Tanggalin din natin to. Tanggalin din natin to at saka ito rin. Ang gagawin natin guys, i-on natin tong circuit breaker, i-on natin tong switch, tapos itong bawat dulo ng starter natin guys, idikit lang natin ang bawat wire nito, tapos saka bitawan. Makikita nyo yan guys, pag mag-red na dito ang bawat dulo, saka natin bitawan. Idikit lang natin tong dalawang wire, pag makita natin mag-red na ang bawat dulo, saka natin bitawan. Ganun lang guys, pag magpailaw kung wala tayong starter na ginamit. Yun lang gusto kong ibahagi sa inyo guys, lalo na sa mga baguhan na pwede natin ma-solusyonan kung wala tayong starter na gagamitin. I-off natin ulit. Yun lang ang gagawin natin guys, no? I-on natin to. Tapos pagdikitin lang natin tong bawat dulo sa starter natin. Kung makikita natin magre-red na dito, saka natin bitawan. Tingnan natin guys. Yan, nagre-red na, bitawan na natin. Iilaw na yan guys. Ganon din dito sa kabila. Pagdikitin natin ang bawat dulo sa starter, tapos bitaw. Ganun lang kadali guys. At least alam nyo rin kung wala tayong starter na gagamitin. Sa mga baguhan pa lang sa aking channel, maaari po kayong mag-subscribe, paki-press ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.